Abo. Mga guys, ano? Merong ano rito, Hyundai Tucson issue, walang brake. Ngayon po, nakailaw po yung cell ng baterya. Ah, ngayon puntahan natin yung ano, yung alternator kasi po niyan ang supply po kasi ng ano, mga guys, ng hydrovac po, vacuum. Eh ngayon po umiilaw po niyan, either bearing po niyan ang problema kasi po baka po nag-loose na, bumitaw, umiikot yung bearing pero yung shafting naiiwan. Punta natin. Alternator. Mga guys, kalasan natin yung ano, yung alternator. Yan po yun, oh. Nag-gas oil tayo kasi kanina. Yan, pag-usapan natin uli. Yung gas oil kanina, yung air cleaner at saka mga oil filter. Di ba, mga guys, dito muna tayo sa alternator. Kasi po mga guys, ito nangyari. Di ba po yung intro natin, yung una, nakita natin doon na bakit umiilaw yung ano, yung baterya at saka walang preno. Diba po, nakita natin yung ano, yung alternator po, umiikot yung makina, naiiwan po yung vacuum. Kasi po mga guys, ito po yung vacuum, iniwan natin. Ito po yung post na yan, supply po ng ano po yan, ng langis. Ito na po, return. Tapos itong andito sa dulo, itong post na to, connected po sa hydrovac. Yan guys. Yung hose na yan, hangin po yan, vacuum po yan, masipsip. Nang gagaling po dito sa vacuum. Kasi po, kung umiikot po yung, ano, yung shafting nito, isasama na yung fibra, kakaroon ng vacuum, para po masupplyan yung hydrovac. Mag-usapan natin yung mga ganito. Ito. Balasan natin. Kasi ganito po yan. Kanina po, yan, meron tayong pangtanggal. Kasi po mga guys, pansinin nyo po, ha, ikutin natin yung ano, yung bearing mo, naiiwan po yung ano, dapat po kung hindi, kung pigilan natin yan, hindi siya ano, kasi naglo-load po niyan. Kung pinigilan natin po, umiikot yung makina kanina, nakahinto po ito. Pero kung dahil pinipigilan po natin, dahil ano po yan, mabigat po dito, meron pong bomba ng langis, tapos yung vacuum. Yan. Ito po, kung hindi natin pinigilan ito, dapat po niyan sasama. Pansin niyo po, ah. O, diba, umiikot, sumasama. Yan. Kaya po kanina mga guys, dahil po itong bearing niya, problema na po ito, nag-i-slide na. Kanina po, di ba po, umiikot itong bearing na to, tapos umiikot itong bearing, tapos naiwan yung sa gitna. Hindi na rin po sumasama yung shafting, wala na pong supply sa hydrovac. Ngayon mga guys, palasin natin to at magpabili tayo sa Banawe. Palasin natin mga guys, ha. Yan. Ngayon mga guys, ito, ibigay pa tayo ng sikreto. Kung pansinin nyo ba, ito ba, natanggalan na natin sa pamamagitan ng special tools. Pero mga guys, mayroon bagong tip dito. Kung hindi ko kakayanin ng impact drive, ito, gagamitan, di ba po, yung vacuum, yung sa dun sa width ng itong alternator, mayroong vacuum, yung supply ng hangin, papuntang hydrovac. Gamitan nyo po ng
kung matigas po ha, kung wala kayong, kung hindi kakayanin ng impact drive, o kaya wala kayong impact drive, ang gagawin nyo lang mga guys, bigyan tayo ng, ano, ng idea sa mga, yun, turuan natin yung mga bago ng mga mekaniko. Kasi po, ang pake naman natin dito, kung paano po magtrabaho, kaya nag-YouTube tayo. Ganun mga guys, yan. Diba po, lagyan natin ng labi tubo. Yan, ganyan. Tapos, lagyan nyo po ng ano, ng special tools. Tapos, power handle. Lagyan nyo po ng tubo yung dulo. Lagyan nyo, no? Itas natin ng konti para kitang-kita. Tatayin natin yung ilaw para malawak yung sakop. Yan! Labi tubo. Tapos, power handle. Gamitan nyo ng tubo. Matigas. Yan. Ganyan po. Oo. Ito po, para lang sa mga bagohang mekaniko, kasi po, alam nyo naman po, ang mga mekaniko po talaga, yung matagal na po, malayo na po yung mga narating mga yon sa experience po, marami na pong nagawa, kaya i-share lang natin yung mga ganitong gawa. Ganun lang po mga guys, tandaan nyo po ha, ang issue po nito, umiilaw yung baterya, dahil sa, hindi po alternator ha, hindi po alternator ang problema, yung ilaw ng baterya. Dahil lang po dito, nag-ano na po siya, hindi na po sumasama sa ikot yung shafting. Kaya yung charging po, huminto na rin dahil dito po, umiikot po itong bearing na nakahinto po itong shafting. Tapos wala na rin preno. O, napakagano po, napakasimpleng logic. Ay, hindi logic po yun. Bahala na po kayo kung ano. Basta ito po mga guys, ulitin natin. Ang pagmimekanik po kasi mga guys, minsan po nagdidepende po sa experience. Sabi nga po nila, experience is the best teacher. Sa ano po, sa mga experience shadow po, pwede po na i-share yung mga na-encounter, pero hindi natin pwedeng ano po ituro yung wag natin ikatwiran yung salitang experience is the best teacher. Hindi po, mas iba pa rin yung mga nag-aral po. Meron silang mga theory, bukod sa theory po sila, napag-aralan nila yung bagay-bagay. Pero po, ang kulang lang sa kanila po, experienceado. Yung experience po nila. Kaya po, may OJT mga guys, yung on-job training, para po kung pumasok sa, ano, sa trabaho po, yun ang hinahanap. Tapos yung mas maganda po, kung, alam ba po, di ba po, kung nag-aral po tayo, meron tayong OJT, kung papasok sa trabaho po, may idea na tayo dun sa trabaho na yun. Ganun din po itong pagmimekanik mga guys. Huwag natin ikatwiran po na, no, na experience is the best teacher. Mas marami lang po, da kaming mga mekaniko po, matagal lang nagmimekanik po. Sa tagal lang pong gumagawa po, araw-araw po, mga nai-encounter tayong problema. Yung tapos yung mga baguhan ng mga mekaniko po, malayo pa yung mararating nila bago na maano yung, ano, yung experience natin. Kasi po ulitin natin mga guys, kahit nag-aral ka, kung kulang ka pa sa experience, may advantage pa rin po yung ano, yung may experience nato. Pero ulitin natin, hindi po natin ikatwiran na mas magaling po yung experience kaysa dun sa nag-aral. Kasi po yung nag-aral po, pinag-aralan nila po yung proseso ng ano, ng yung trabaho ng isang bagay. Halimbawa po, yung electrical, alam po nilang basahin po yung ano, yung system po, yung charging system kung electrical. Pero yung hindi nag-aral po, meron yung mga bagay na saka na lang po natututo kung nadisgrasya niya, nasira niya, kaya may tawag po sila church to experience. Alam ko na sa sunod. Pero yung mga hindi nag-aral po, alam nila pong ingatan po yun. Okay mga guys, marami tayong ano rito. Marami tayong nadaldal, pero ang target lang natin talaga kanina, yung umiilaw po yung baterya, walang preno, dahil yung, ulitin natin mga guys, walang preno kanina dahil yung vacuum po hindi nagtatrabaho.
umiilaw po yung ano, yung baterya, dahil yung alternator po hindi nagkakarga dahil po dito sa bearing. Hindi na po sumasama sa ikot. Okay, mga ganos, mga ganitong bagay, mga guys, mga ganitong turo po, sana po may bigay sa inyo po ng ano, ng konting kaalaman naman lang. O, no, sabihin na natin ito, mga guys. Nag-change oil po tayo ng ano, kanina, ng BIOS 2000, yung modelo, yung double BBTI, air cleaner nyo po, parehas po ng Merads. Yan, yun lang po may bigay kong ano, trivia. Fuel, ano, oil, air cleaner, same sa Mitsubishi G4 o kaya Mirage. Okay, ito ba, ulitin natin, walang preno, umiilaw yung baterya, ang problema po, bearing, loose, umiikot po, umiikot nila, kasi nyo umiikot, pero yung shifting po, naiiwan. Kaya nga po, walang charging, dalawa po ang naging problema, nawala yung charging ng baterya, dahil ayaw pong umiikot yung shifting, hindi po makapagkarga ng alternator. Okay, hanggang dito na lang po tayo. Don't forget po to subscribe, like, and share. Maraming salamat.